It's Ngern TV! Lamig! Good morning, Ma! Ito, maghahatid tayo ng aking anak. Damn! Walang makita! There's ice on the windshield. Yeah. It's icy. Okay, see you later. Yeah. Okay, so hinatid lang natin si Ferin. And then, balik na ulit tayo sa bahay. Okay, see you later. Hello mga katropa. So, Happy New Year nga pala sa inyong lahat diyan, mga subscribers ko, mga watchers, mga naniniwala sa kalendaryo ni Gregorio. Happy New Year and Merry Christmas. Sa biblical calendar po, nasa pang 10 buwan pa lang tayo. Malapit nang matapos ang 10 buwan at 2 buwan na lang ay magbabagong taon na rin dito. So, bago ang lahat ay gusto ko po sanang pasalamatan yung mga kaibigan ni Merly at kaibigan ko rin na nagpadala dito ng pagkain nung bagong taon. Thank you. Shout out kina si Noemi, si Michelle at saka si Joy. Si Michelle daw ang nagluto. Mahilig daw kasi magluto 'yon. At yung dalawang si Michelle naman at saka si Joy at saka si Noemi naman please nag-deliver. And subscribe. Kami dito sana, simple lang sana, nagluluto lang ng pansit yung misis ko. Yung simple lang na pagkain. Biglang nagdatingan yung mga pagkain dito. At, tuwang-tuwa naman yung mga bata kasi maraming kakainin. So, thank you very much. Shout out sa inyong lahat dyan. So, ang topic natin ngayon ay magpa-flashback lang tayo kung ano ang mga discussions na mga topics na ginawa ko this year 2023 in the Gregorian calendar. Okay, let's start. According to my records, around December
Meron akong in-upload na kanta na ang tawag ay Teachers of Lies. Natatandaan ko yung storya nung kantang yun kasi one night hindi ako makatulog. So naisip ko na magbasa-basa. Nadampot ko yung ano yung libro na translation ng Complete Dead Sea Scrolls na tinranslate ni Gesa Worms. So dinampot ko lang siya, nagbukas ako ng kahit anong page doon, and then nagbasa ako, no, and then natatandaan ko, sabi ko, medyo ano to, matindi tong message na nababasa ko. So naisip ko, gawin ko kayang kanta to. So yun ang story nung ginawa ko siyang kanta, and makikita niyo yung kantang yun doon sa aking YouTube channel, Ngern TV, at hanapin niyo lang doon yung ano yung mga original songs na composed or written by me. Tapos nasundan na yon ng mga 11 pa yatang mga kanta. Okay, so ang ginawa ko doon sa mga kanta na yon, ano, although hindi ko binago yung mga lyrics, yung, as much as possible, hindi ko binago yung lyrics para ma-contain yung message, no, nung kanta. Pero inabitan ko siya ng isang ng mga lies. Titingnan ko kung merong magre-respond na sasabihin that's not the right verse, or that's not correct, or something like that, no, para makita ko kung makikita ng tao o kung sino man na nanonood ng videos ko kung makikita nila yung lie. At I'm sorry to report na up to na wala pa ring nagre-respond. na kinokorek ako kung ano yung mga pagkakamali doon sa ano, hindi doon sa lyrics, sa pagkakamali doon sa presentation mismo. Okay, so yun, tinitipan ko na kayo kung saan yung mga pagkakamali, nasaan yung pagkakamali. Pero nakikita ko na ang mga tao, mukhang sa buong mundo yata, ang mga tao ay totally confused. Hindi alam ang katotohanan sa kabulaanan. So, yun po yung, ano, yung ginawa kong experiment doon. Tiningnan ko kung merong magpapansin sa mga kamalian doon sa presentation. Pero ano eh, up till na walang nagre-respond, o walang nagko-comment, walang naglagay ng comment. So kung gusto niyo panoorin yung mga kanta na ginawa ko, no, na hango sa Dead Sea Scrolls, ay puntahan niyo lang yung channel ko sa YouTube, Ngern TV, NGERN TV. Makikita nyo na yon, nandoon lang yung mga videos ko, at puntahan nyo yung playlist, tapos doon sa playlist nandoon yung mga iba-ibang categories. Meron ako doon mga original songs na mga inompose ko. So checkin nyo lang yun. So pagtapos na makasulat ako ng 12 songs yata yon, ay tamang-tama naman, ano na, malapit na yung spring equinox, yung pinakahihintay kong event na dapat obserbahan natin each year. Ito yung ano, yung panahon na kung saan ang haba ng araw at ang haba ng gabi magkapantay. Noong araw, wala silang tawag doon sa event na yon. Pero alam nila na tuwing sa ikahuling araw ng taon, ang
araw at gabi nga ay magpapantay. So ibig sabihin, kung ang huling araw ay ganoon, syempre ang umpisa ng taon ganoon din kasi magkakarugtong eh, di ba? So yun ang principle noon. So noong araw walang tawag ang spring equinox, pero naoobserbahan nila yon. So according to records, no, Wikipedia, hanapin ninyo diyan, March 19, 20 and 21 ang sabi nila ay spring equinox. So nabigyan na ako ng tatlong dates, ang kailangan ko na lang gawin, obserbahan, di ba? So yun ang gamit nung ano, Stellarium software. Through the Stellarium software, hindi ko na kailangang hintayin yung panahon na yon. Pupunta na lang ako sa computer, isi-simulate na lang nila para sa akin, ganun, di ba? So yun ang ano ko, yun ang gagawin ko, na o-obserbahan ko yung spring equinox. Please noong like I think ang dates na tinakda ko eh March 18, 19, 20 and 21. Kasi ang ine-expect ko nung 2023 ay meron tayong late spring equinox. So nagpunta kami ni Ferry, yung anak ko, nung sunrise on those dates. Unfortunately, ang sama ng panahon. Ang naobserbahan lang namin yung March 18, yung 19, 20, and 21. Hindi namin na-obserbahan kasi sumama ng sumama yung panahon dito sa San Diego. So, ang ganda sana kung merong mga ibang satellite locations, no, na o-obserbahan yung pagsikat ng araw, kung saan man sila nakatira, no, titingnan nila kung nasa tamang location yung araw. In relation to the due east. Okay, so pagkatapos noon, na unfortunate hindi namin na obserbahan ng tama yung araw, tinuloy ko na rin yung aking kalendaryo based on the Stellarium software simulation. So tinapos ko yung ano, yung kalendaryo, and ano, marami akong sometimes something like short of amazing. So panoorin niyo na lang yung mga videos ko, ang Enoch calendar. Nandoon lahat 'yon, yung observance nung late spring equinox nung 2023. Also, during that time, we observed the Passover and Feast of Unleavened Bread. Bali, pang-apat na taon na yata namin ginagawa 'to. At pagkatapos nung feast na yon, ay in-upload ko na yung 6896 Anno Mundi Enoch calendar sa YouTube channel ko for the year 2023-2024. Panorin nyo yun. Pagkatapos nun, inumpisahan ko naman yung gitara ko na electric guitar, yung aking Washburn. At minodify ko yung electronics niya kasi matagal na yun yung electronics noon, yung mga components noon puro mga luma na. So bumili ako ng mga bagong components at minodify ko yung electronics nung luma kong gitara. So satisfied naman ako sa outcome. Sunod naman ay yung bass guitar ko. About a year ago, yung anak ko si Perrin, dala-dala niya yung bass guitar na ibagsak at nasira yung head. So, nung 2023, last year, kinumpuni ko siya, naisipan ko na gawin siyang headless guitar.
So, ibig sabihin ng headless guitar, yung tuning, hindi doon sa head, kundi nandun sa body. So, panoorin nyo rin yung video na yun. Maganda yun. Marami rin akong natutunan doon. And actually, hindi pa tapos yun eh, yung gitarang yun. Kailangan ko pang i-adjust yung positioning nung bridge. Kailangan ko pang ibaba siya na ganun. So, yun pa ang kailangan kong gawin. Pero, ano siya, playable. Maganda naman yung tunog, okay naman. Pagtapos naman, naisipan ko na gumawa ng gitara from scratch. Pero actually, hindi naman talaga from scratch yon. Actually, from kits. Ang ginawa ko eh, naghanap ako ng mga iba-ibang pyesa from different companies. Tapos, pinagkabit-kabit ko yon, gumawa ako ng sarili kong gitara. So actually, ang ginawa kong gitara na yon ay small scale electric bass guitar. Ito ay mas maliit kaysa doon sa full scale electric bass guitar. And the reason kung bakit ko ginawa yon kasi masyado akong nahahabaan sa full scale na bass guitar. Naisip ko kailangan ko ng short scale. So kaya ako gumawa ng gitara na yon. And ilang linggo ko rin ginawa yon. Nag-enjoy naman ako. Nagsimula ako nung pagkakatanda ko eh bakasyon ni Ferin. Tapos natatandaan ko ilang weeks pa simula nung nag-umpisa na yung school niya uli. Ginagawa ko pa rin yung gitara. So it's like around 2-3 months ko rin ginawa yung gitara na yon. Ang nahirapan ako sa lahat ay yung ano electronics nung bass guitar kasi kailangan properly grounded saka tama yung mga connections ganoon para properly grounded. So nahirapan din ako pero in the end natapos ko pa rin. Okay. Tapos naman eh, nasundan naman itong mga videos na to ng 5 videos tungkol sa yung Enoch calendar or also known as the biblical calendar or Torah calendar. Ito ang kalendaryo na sinusunod ng mga propeta. Yung kalendaryo na nakasulat sa mga scriptures, yung original na scriptures, hindi yung defiled. De, actually, alam nyo, kahit yung mga defiled Bibles, nadoon pa rin yung tungkol sa calendar. Hindi lang nila pinapaliwanag. Sa kapag binasa mo, obscured, hindi maliwanag. Pero pagka binasa mo yung Book of Enoch, maiintindihan mo. Kasi mas ano yung explanation niya, yun ang tunay na explanation. So, yeah, marami akong videos doon tulad ng inexplain ko kung bakit mali ang 365 days a year. Okay, bakit mali yon? Kasi ang tama ay 364 eh. Bakit mali ang 365? So may video ako tungkol doon. Binbreakdown ko rin or inexplain ko rin kung paano ko na figure out yung Enoch calendar mismo. Kung saan ako nagsimula. Okay? Isa pa doon sa videos na yon ay yung na-discover ko using the Stellarium software. No, ang tawag ko doon ay the 4-year cycle of the sun. At doon sa 4-year cycle of the sun na yon, makikita ninyo doon ang dahilan ng leap year in the Gregorian calendar. So, at the same time, ine-explain ko doon kung bakit nagkaroon ng leap year sa Gregorian calendar.
Okay, so yeah, meron akong topic doon yung first the Gregorian first the late spring equinox, then the Gregorian leap year. Okay, so panoorin niyo rin yung video na yon. Meron ako noon explanation ko kung paano nag-a-appear ang leap year sa Gregorian calendar sa Torah calendar or Enoch calendar. So maganda yung panoorin niyo yon. So nung matapos ko na yung bass guitar, naisipan ko naman na magpa-easy-easy muna, at ang gagawin ko naman ay gagawa ako ng mga walking tours. Alam niyo naman ko ano yung mga walking tour, 'di ba? Yung video nung naglalakad tapos hindi ka nagsasalita o ano, binibideohan mo lang yung pinaglalakaran mo. Madaling gawin kasi hindi mo kailangan ng narration or anything like that. Just take a video. Okay, sana maganda ang ano yung masarap kasi na-exercise kami ni Mrs. Ginawa namin ni Mrs. Magkasama kami. Ang problema lang, first day pa lang na gumawa ako ng walking tour, yung doon sa Lemon Grove Park, nagkaroon ako ng paltos sa paa. Ang sakit. Actually, hanggang ngayon, meron pa rin akong paltos sa paa simula nung walking tour na yun. Nakagawa naman ako ng dalawa pa yata o tatlong walking tours. At yun nga, first day pa lang eh. Ang sakit na ng paa ko. Ito rin yung panahon na yon na nagbakasyon yung mga kamag-anak ng misis ko sa dito sa San Diego, yung kanyang kuya, at nag-birthday din si Merly at that time, so around October to. Masaya tong yung month na yon kasi nga nandito sila, nandito yung mga nagbabakasyon, saka nag-birthday si Merly, si Commander. So enjoy kami doon yung panahon na yon. Pero ang na-enjoy ako ng gusto ay yung mga band competitions ni Ferrin, na yung nakipag-compete sila sa mga iba-ibang high schools around San Diego. Mga tournaments. Panoorin ninyo, maganda yun eh. Minor trophies lang yung natanggap nila ng school ni Ferrin. Pero yung experience maganda kasi andun lahat yung mga parents, tapos nagtututugan ng mga banda, ganun, mga marching bands. So yun, maganda rin yun. Panoorin ninyo yun. So, pagkatapos ng mga band tournaments naman, binalikan ko sandali yung Enoch calendar para i-explain yung chapter 72 ng Book of Enoch, The Sun. Okay? At pinakita ko doon yung movement of the sun throughout the year, ito yung patunay na sa tingin ko tama talaga yung kalendaryo ko. Okay, so panoorin ninyo yung mga videos na yon tungkol sa course of the sun. Okay, pagkatapos naman noon, naisipan ko naman na i-upgrade na yung aking workstation, yung computer ko, kasi alam nyo maraming gamit yung workstation na yun eh. Bukod sa video editing workstation ko, siya rin ay isang DAW o digital audio workstation, doon ako gumagawa ng kanta, and bukod pa roon ginagamit ko rin siya as a planetarium
using the Stellarium software. So, tatlong main na gamit ko doon sa workstation na yun, as a video editing, sa digital audio workstation, at sa Stellarium software para sa ano yung planetarium. Okay. So, yun sana ang ginagawa ko. Unfortunately, nagkasakit naman ako. Kaya natigil yung pag-upgrade ko. So hanggang ngayon, kukunti pa lang ang nagagawa ko. So papakita ko sa inyo. So eto na po yung improvements ko sa aking workstation. Unang-una ay inayos ko tong side na to. No? Inilipat ko yung mixer. Nandun yung mixer dati. Inilipat ko na dito. Gumawa ko ng itong platform na to para meron akong patungan. Okay. Yung speakers doon ko na rin nilagay. Dati yan, nakalagay doon sa likod. Okay. So, eto pa rin yung, ano, hindi ko pa na aalis to. Bala kong alisin to. Okay. Ilalagay ko yung piano ko. Piano ni Ferrin. And then, eto naman yung computer. Eto yung workstation na kailangan kong i-upgrade. See? So, bukod pa ron, eto, gumawa ako ng itong drawer na to, oh, na para dito sa aking ano, yung bagong keyboard. Ginawaan ko siya ng drawer, and maybe sometime in the future baka gumawa rin ako ng patungan itong ano, itong mouse. Okay, so ito na yung keyboard, ito yung MIDI controller. At yun yung S1 na ano, S1 na synthesizer na sa ngayon inaano ko, kinukumpuni ko to para mapatakbo ng maayos itong Roland S1, saka ito, okay, saka ito, saka yung mixer. Yan, so yan po yung improvements na nagawa ko so far. So yan po ang overview kung ano ang nangyari nitong 2023. Nag-umpisa ako sa mga pagkanta ng mga hymns, and then yung observation ng spring equinox, and so on and so forth. So, natapos naman ng maayos ang aking 2023 Gregorian year. Pero just to let you know, in the Torah calendar or Enoch calendar, we are still about 2 months away from New Year. Okay, so Happy New Year again, and hope you guys have a great time. Panorin nyo yung mga videos ko tungkol sa Enoch calendar para mas maintindihan ninyo kung ano ang pagkakaiba nung kalendaryong yun sa Gregorian calendar. Bye-bye! Don't forget to click on the notification bell! Thank you again for watching! Please support our channel by liking, subscribing now! It's free! Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!